Nang tumigil na ang gulo, ipinatawag ni Pablo ang mga alagad at pinalakas ang kanilang loob. Pagkatapos, nagpaalam siya at nagpunta sa Macedonia. Dinalaw niya ang mga bayan-bayan doon at pinalakas ang loob ng mga alagad sa pamamagitan ng kanyang pangangaral. Nagpatuloy siya hanggang sa dumating siya sa Gresya at nanatili doon sa loob ng 3 buwan. Aalis na sana siya papuntang Syria. Ngunit nabalitaan niyang may tangka ang mga Hudyo laban sa kanya. Kaya't ipinasya niyang sa Macedonia na uli magdaan sa kanyang pagbabalik. Sumama sa kanya ang taga-Beryang si Sopater, na anak ni Piro. Gayon din sina Aristarco at Segundo na mga taga-Tesalonica. Si Gaius na taga-Derbe, si Timoteo at sina Tikiko at Trofimo na mga taga-Asya. Nauna sila at naghintay sa amin doon sa Troas. Kami naman ay sumakay sa barko mula sa Filipos pagkaraan ng pista ng tinapay na walang pampaalsa. At dumating kami sa Troas ng 5th araw. Nanatili kami roon ng 7 araw. Nang unang araw ng Sanlinggo, kami nagkatipon upang magpira-piraso ng tinapay. Si Pablo'y nangaral sa kanila hanggang hating gabi, sapagkat aalis na siya kinabukasan. Maraming ilaw sa silid sa itaas na pinagtitipunan namin. Nakaupo sa bintana ang isang binata na ang pangalay Eutico. Dahil sa kahabaan ng pagsasalita ni Pablo, si Eutico ay inantok at nakatulog ng mahimbing. Nahulog siya mula sa 3rd palapag na kanyang kinaroroonan, kaya't patay na siya ng buhatin. Nanaog si Pablo at niyakap ang binata. Sinabi niya, "Huwag kayong mabahala." Buhay siya. Muling pumanhik si Pablo. Nagpira-piraso ng tinapay at kumain. Pagkatapos, nakipag-usap pa siya sa kanila ng matagal hanggang mag-uumaga at saka umalis. Ang binata naman ay buhay na iniuwi at ito'y nagdulot sa kanila ng malaking kaaliwan. Sumakay kami sa barkong papuntang Assos. Doon kami magkikita ni Pablo ayon sa bilin niya sa amin, sapagkat nais niyang sa lupa magdaan papunta roon at hindi sa dagat. Nang magkita kami sa Assos, sumakay siya sa barkong sinasakyan namin at sama-sama kaming pumunta sa Mytilene. Mula roon, patuloy kaming naglakbay at kinabukas ay dumating kami sa tapat ng Kio. Nang sumunod na araw, dumaan kami sa Samos at makaraan ang isa pang araw ay dumating kami sa Mileto. Ipinasya ni Pablong lampasan ang Efeso upang huwag siyang maantala sa Asya, sapagkat ibig niyang nasa Jerusalem na siya sa araw ng Pentecostes. Mula sa Mileto, ipinatawag ni Pablo ang mga matatandang pinuno ng iglesyang nasa Efeso. Pagdating nila, ay kanyang sinabi, "Nalalaman ninyo kung paano ko ginugol ang buong panahong ipinamalagi ko sa inyong piling. Mula noong unang araw na ako'y tumuntong sa Asya, buong kapakumbabaan at lumuluhang naglingkod ako sa Panginoon at nagtiis ng maraming pagsubok dahil sa mga pagtatangka ng mga Hudyo. Sa aking pagtuturo at pangangaral sa inyo, maging sa harapan ng madla o sa bahay-bahay man, hindi ako nangingiming magsabi sa inyo ng anumang ikabubuti ninyo. Maging Hudyo o Griyego man, ay pinangaralan kong tumalikod sa kasalanan, manumbalik sa Diyos, at manalig sa ating Panginoong Jesus. Ngayon, bilang pagsunod sa Espiritu Santo, ako'y pupunta sa Jerusalem at hindi ko alam kung ano ang mangyayari sa akin doon. Ang tanging nalalaman ko ay ito, binalaan ako ng Espiritu Santo na pagkabilanggo at kapighatian ang naghihintay sa akin sa bawat bayang dadaanan ko. Subalit, walang halaga sa akin ang aking buhay. Magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawain tinanggap ko
mula sa Panginoong Hesus ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandahang loob ng Diyos para sa tao. Nakisalamuha ako sa inyo habang nangangaral tungkol sa kaharian. Ngayon, alam kong hindi na ninyo ako makikita muli. Kaya't sa araw na ito'y sinasabi ko, wala akong pananagutan kung mapahamak ang sinuman sa inyo, sapagkat hindi ako nag-atubiling ipahayag sa inyo ang buong layunin ng Diyos. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pangangasiwa. Pangalagaan ninyo ang Iglesia ng Diyos na Kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng Kanyang Anak. Alam kong pagkaalis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang lalapain ang tawad. Mula na rin sa inyo'y may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo. Alalahanin ninyong tinuruan ko kayo araw at gabi sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon, itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salitang nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Ito ang makapagpapatibay sa inyo at makakapagbigay ng mga pagpapalang inilaan sa lahat ng Kanyang ginawang banal. Hindi ko hinangad ang ginto, pilak, o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagtatrabaho, ay dapat ninyong tulungan ang mahihina. Alalahanin natin ang mga salita ng Panginoong Hesus. Higit na pinagpala ang nagbibigay kaysa tumatanggap. When he had said this, he knelt down with all of them and prayed. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak na yumakap at kumalik kay Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing siya'y hindi na nila muling makikita at siya'y inihatid nila sa barko. Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rodas at mula roon, nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Phoenicia. Kaya't lumipat kami sa nasabing sasakyan. Dumaan kami sa tapat ng Cyprus na natatanaw sa gawing kaliwa. Nagpatuloy kami papuntang Syria. Ngunit huminto muna sa Tiro ang barko sapagkat magbababa roon ng kargamento. Hinanap namin ang mga alagad na naroon at nakituloy kami sa kanila sa loob ng 7 araw. Sa patnubay ng Espiritu, sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Nang dumating ang araw ng aming pag-alis, nagpatuloy kami sa paglalakbay. Kami ay inihatid nilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa tabing dagat, lumuhod kaming lahat at nanalangin. Pagkatapos naming magpaalam, sumakay na kami sa barko at sila'y nagsiuwi na. Mula sa Tiro, nagpatuloy kami ng paglalakbay at nakarating kami sa Ptolemaida. Kinumusta namin ang mga kapatid at tumigil kami doon ng 1 araw. Kinabukasan, tumuloy kami sa Caesarea, sa bahay ng Ebanghelistang si Felipe, isa sa 7 lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya ay may 4 na anak na dalaga, napawang mga propeta. Makalipas ang 1 araw, dumating mula sa Judea ang 1 propetang ang pangalay Agabo. Pinuntahan niya kami. Kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo. Ganito gagapusin ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito at siya ibibigay sa kamay ng mga Hintil. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga-roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit, sumagot siya,
Ano ang ginagawa ninyo sa pag-iyak ninyong iyan? Ay tinuturog ninyo ang aking puso. Handa ako, hindi lamang magpagkapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem. Alam-alam, sa pangalan ng Panginoong Jesus. Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lamang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, gumayak kami at umalis papuntang Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Caesarea at dinala nila kami sa bahay ni Mnason na taga Cyprus kung saan kami makikituloy. Si Mnason ay matagal nang mananampalataya. Pagdating sa Jerusalem, malugod kaming tinanggap ng mga kapatid. Kinabukasan, kami ni na Pablo'y nakipagkita kay Santiago. Naroon din ang mga matatandang pinuno ng iglesia. Binati ni Pablo ang mga naroon at isa-isa niyang isinalaysay ang mga bagay na ginawa ng Diyos sa mga hintil sa pamamagitan ng kanyang paglilingkod. Nang marinig nila ito, sila'y nagpuri sa Diyos at kanilang sinabi kay Pablo, alam mo kapatid, may ilang libo na ang mga Hudyong nananalig kay Jesus at silang lahat ay masigasig sa pagtupad ng kautusan. May nakapagbalita sa kanila na itinuturo mo raw sa lahat ng Hudyong naninirahan sa mga bansang Hentil na tumalikod sa katuruan ni Moises. At sinasabi mo raw na huwag na nilang tuliin ang kanilang mga anak, ni sundin ang kaugalian ng mga Hudyo. Ano ngayon ang nararapat nating gawin? Tiyak na mababalitaan nilang dumating ka. Ito ang gawin mo. Mayroon ditong apat na lalaking may panata. Isama mo sila at tuparin ninyo ang paglilinis ayon sa kautusan. Ikaw na ang bahala sa magagastos at nang sa gayon ay mapaahitan na nila ang kanilang ulo. Sa ganitong para ay malalaman ng lahat na hindi totoo ang balita tungkol sa iyo, kundi sumusunod ka pa rin sa kautusan ni Moises. Tungkol naman sa mga mananampalatayang Hentil, nagpadala na kami ng liham sa kanila kung saan sinabi namin ang aming pasya. Sinabi namin huwag silang kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan, huwag kakain ng dugo at ng hayop na binigti at huwag makikiapid. Kinabukasan, isinama nga ni Pablo ang mga lalaki at isinagawa nila ang seremonya ng paglilinis. Pagkatapos, siya'y pumasok sa templo at ipinagbigay alam kung kailan matatapos ang takdang panahon ng paglilinis upang maialay ang handog para sa bawat isa sa kanila. Nang matatapos na ang takdang pitong araw, si Pablo'y nakita sa templo ng ilang Hudyong taga-Asya. Sinunggaban nila si Pablo at inudyukan ang mga tao. Mga kababayan! Tulungan ninyo kami! Sigaw nila. Ang taong ito ang nagtuturo sa lahat saan man siya makarating ng mga bagay laban sa bansang Israel, laban sa kautusan ni Moises, at laban sa templong ito. Bukod pa yan, nagsama pa siya ng mga Hentil sa loob ng templo at nilabastangan niya ang banal na lugar na ito. Ganoon ang sinabi nila sapagkat nakita nilang kasama ni Pablo sa lungsod si Trofimo na taga Efeso. Inakala nilang isinama siya ni Pablo sa loob ng templo. Nagulo ang buong lungsod at dumagsa ang mga taong bayan. Sinunggaban nila si Pablo at kinaladkad palabas sa templo at agad isinara ang pintuan. Balak nilang patayin si Pablo, ngunit nabalitaan ng pinuno ng mga sundalo na nagkakagulo sa buong Jerusalem. Kaya't nagsama agad ito ng mga opisyal at mga kawal at dali-daling nagtungo sa kinaroroonan ng mga tao. Pagkakita sa kanila, itinigil ng mga tao ang pagbukbog kay Pablo. Lumapit ang pinuno, dinakip si Pablo at ipinagapos ng dalawang panigala. Sino ang taong ito? Ano ang kanyang ginawa? Tanong niya, iba-iba ang isinisigaw ng mga tao. Dahil sa sobrang gulo ng mga tao, hindi maunawaan ng pinuno kung ano talaga ang nangyari. Kaya't ipinadala niya si Pablo sa himpilan. Pagdating nila sa hagdanan, si Pablo'y binuhat na ng mga kawal sapagkat naging marahas ang mga tao na sumusunod sa kanila at sumisigaw. Patayin siya! Nang ipapasok na si Pablo sa himpilan, sinabi niya sa pinuno, maaari ko po ba kayong makausap? Marunong ka palang magsalita ng wikang Griego? Tugon ng pinuno. Kung gayon, hindi ikaw ang Ehipsyong kailan lamang ay nanguna sa paghihimagsik
at namuno sa 4,000 armadong lalaki sa ilang. Sumagot si Pablo, "Ako po'y isang Hudyo, tubo sa Tarso ng Cilicia at mamamayan ng kilalang lungsod na iyon. Ipinapakiusap ko sa inyo na ako'y payagan ninyong makapagsalita sa mga tao." Pinayagan naman siya ng pinuno, kaya't tumayo si Pablo sa baitang at sumenyas sa mga tao. At nang sila'y tumahimik, nagsalita si Pablo sa wikang Hebreo. "Mga magulang at mga kapatid, pakinggan ninyo ang sasabihin ko ngayon bilang pagtatanggol sa aking sarili." Nang siya'y marinig nilang nagsasalita sa wikang Hebreo, lalo silang tumahimik. Kaya nagpatuloy si Pablo, "Ako'y isang Hudyong ipinanganak sa Tarso sa lalawigan ng Cilicia. Ngunit lumaki rito sa Jerusalem. Ang aking guro ay si Gamaliel at buong higpit niya akong tinuruan sa kautusan ng ating mga ninuno. Ako'y masugid na naglilingkod sa Diyos tulad ninyong lahat na naririto ngayon. Inusig ko at ipinapatay ang mga sumusunod sa daang ito. Ipinaggapos ko sila at ipinabilanggo, maging lalaki o maging babae. Makakapagpatotoo tungkol dito ang pinakapunong pari at ang buong kapulungan ng mga matatandang pinuno ng bayan. Binigyan pa nga nila ako ng mga sulat para sa mga Hudyo sa Damasco. Kaya't pumunta ko roon upang dakpin ang mga kaanib ng daang ito at dalhin sila dito sa Jerusalem nang nakagapos upang parusahan. Nang malapit na ako sa Damasco, magtatanghaling tapat noon, may biglang kumislap sa aking paligid na isang matinding liwanag mula sa langit. Bumagsak ako sa lupa at narinig ko ang isang tinig na nagsalita sa akin, 'Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusap?' Ako'y sumagot, 'Sino po kayo, Panginoon?' 'Ako ang iyong pinag-uusig na si Jesus na taga Nazareth,' tugon ng tinig. 'Nakita ng mga kasama ko ang liwanag, ngunit hindi nila narinig ang tinig na nagsasalita sa akin. Ano po ang gagawin ko, Panginoon?' Tanong ko. At tumugon ang Panginoon, 'Tumayo ka at pumunta sa Damasco. Sasabihin sa iyo roon ang lahat ng itinakda na dapat mong gawin. Nabulag ako dahil sa matinding liwanag na iyon. Kaya't ako'y inakay na lamang ng mga kasama ko at dinala sa Damasco. Doon ay nakatira si Ananias. Siya ay tapat na sumusunod sa kautusan at iginagalang ng mga Hudyong naninirahan doon. Pinuntahan niya ako, tumayo sa tabi ko at sinabi sa akin, 'Kapatid na Saulo, makakita kang muli.' Noon din, nakakita akong muli at tumingin ako sa kanya. At sinabi niya sa akin, 'Pinili ka ng Diyos ng ating mga ninuno upang malaman mo ang kanyang kalooban, makita ang kanyang matuwid na lingkod at marinig ang kanyang tinig, sapagkat ikaw ay magiging saksi niya upang patutuhanan sa lahat ng tao ang iyong nakita at narinig. At ngayon, ano pa ang hinihintay mo? Tumayo ka na, magpabautismo, at tumawag ka sa kanyang pangalan upang mapatawad ka sa iyong mga kasalanan. Nagbalik ako rito sa Jerusalem. At habang ako'y nananalangin sa templo, nagkaroon ako ng isang pangitain. Nakita ko ang Panginoon na nagsasalita sa akin, 'Madali ka, lisanin mo agad ang Jerusalem, sapagkat hindi tatanggapin ng mga tao rito ang iyong patotoo tungkol sa akin.' Sabi ko naman, 'Panginoon, alam na alam nilang isa-isa kong pinuntahan ang mga sinagoga upang ipabilanggo at ipahagupit ang mga nananalig sa iyo. At nang patayin si Esteban na iyong saksi, ako ay naroon at sumang-ayon pa sa ginawa nila. Ako pa nga ang nagbanday sa mga palaban ng mga pumatay sa kanya. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, 'Humayo ka, sapagkat
isusugo kita sa malay, sa mga hinti, hanggang sa mga sandaling iyon. Ang mga tao'y nakikinig kay Pablo, ngunit pagkarinig sa huli niyang sinabi, sila'y nagsigawan. Patayin ang taong iyan! Hindi siya dapat mabuhay! Patuloy sila sa pagsigaw, sa pagsaboy ng alikabok sa hangin, at sa paghahagis ng kanilang mga balabal. Kaya, iniutos ng pinuno ng mga suidalo na dalhin si Pablo sa himpilan at hagupitin upang malaman kung bakit ganoon na lamang ang sigawan ng mga Hudyo laban sa kanya. Ngunit, nang siya'y magapos na nila ng panaling balat, sinabi ni Pablo sa kapitang naroon, ipinapahintulot ba ng batas na hagupitin ang isang mamamayang Romano kahit wala pang hatol ang hukuman? Nang marinig ito ng kapitan, pumunta siya sa pinuno at sinabi, ano ang gagawin mong iyan? Mamamayang Romano ang taong iyon. Kaya't lumapit kay Pablo ang pinuno ng mga sundalo at siya'y tinanong, ikaw nga ba'y Romano? Opo. Sagot niya. Sinabi ng pinuno, malaki ang ibinayad ko para maging mamamayang Romano. Ngunit, ako'y isinilang na mamamayang Romano. Sabi naman ni Pablo, kaagad lumayo ang mga magsisiyasat sa kanya. Natakot din ang pinuno ng mga sundalo sapagkat ipinagapos niya si Pablo. Gayong ito pala ay isang Romano. Nais matiyak ng pinuno kung ano nga ang paratang ng mga Hudyo laban kay Pablo. Kaya't kinabukasan, pinakalagan niya si Pablo. Ipinatawag sa isang pulong ang mga punong pari at ang buong kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo at iniharap si Pablo sa kanila. Tumingin si Pablo sa kanila at sinabi, mga kapatid, namumuhay akong malinis ang budhi sa harap ng Diyos hanggang sa araw na ito. Pagkarinig nito'y iniutos ng pinakapunong pari na si Ananias sa mga taong nakatayo sa tabi ni Pablo. Nasampalin ito sa bibig. Sinabi ni Pablo, hakampasin ka ng Diyos, ikaw na mapagkunwari. Nakaluklok ka riyan upang hatulan ako ayon sa kautusan. Ngunit labag sa kautusan ang ipasampal mo ako. Sinabi ng mga nakatayo roon, nilalapastangan mo ang pinakapunong pari ng Diyos. Sumagot si Pablo, mga kapatid, hindi ko alam na siya pala ang pinakapunong pari sapagkat nasusulat niya, huwag kang magsalita ng masama laban sa pinuno ng iyong bayan. Nang makita ni Pablo na may mga Saduceo at mga Pariseo sa kapulungan, sinabi niya ng malakas, mga kapatid, ako'y Pariseo at anak ng mga Pariseo. At dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, kaya ako'y nililitis ngayon. Nang sabihin ito ni Pablo, nagtalo-talo ang mga Pariseo at ang mga Saduceo at nahati ang kapulungan sapagkat naniniwala ang mga Saduceo na hindi na muling mabubuhay ang mga patay at walang anghel o espiritu. Subalit, ang mga Pariseo na may naniniwala sa lahat ng ito at lumakas ang kanilang sigawan. Tumayo ang ilan sa mga tagapagturo ng kautusan na kapanig ng mga Pariseo at malakas na tumutol. Wala kaming makitang pagkakasala sa taong ito. Anong malay natin? Baka nga kinausap siya ng isang espiritu o isang anghel. Naging mainitan ang kanilang pagtatalo at natakot ang pinuno ng mga sundalo na baka magkaluray-luray si Pablo. Pinapanaog niya ang mga kawal. Ipinakuha si Pablo at ipinapasok muli sa himpilan. Kinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, lakasan mo ang iyong loob kung paanong nagpatotoo ka tungkol sa akin dito sa Jerusalem. Kailangang magpatotoo ka rin sa Roma. Kinaumagahan, nagkasundo ang mga Hudyo at ang bawat isa ay sumumpa na hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Mahigit na 40 lalaki ang nanumpa ng ganoon. Pumunta sila sa mga punong pari at sa matatandang pinuno ng bayan. At sinabi nila, kami ay sumumpang hindi kakain at hindi iinom hanggat hindi namin napapatay si Pablo. Kaya hilingin ninyo at ng kataas-taas ang kapulungan na mabangit nyo sa pinuno ng mga sundalo na dasin muli rito si Pablo. Itali na ninyong sisiyasatin ninyo mabuti ang kanyang kaso at sa daan pa lamang ay papatayin na namin siya
Ang balak na ito'y nalaman ng lalaking anak ng kapatid na babae ni Pablo. Kaya nagpunta ito sa himpilan at sinabi kay Pablo ang balak na pagpatay sa kanya. Tinawag naman ni Pablo ang isa sa mga kapitan at sinabi, "Samahan nga po ninyo ang binatilyong ito sa inyong pinuno, sapagkat mayroon siyang gustong sabihin." Sinamahan nga ng kapitan ang binatilyo sa pinuno ng mga sundalo. Sinabi niya, "Tinawag po ako ng bilanggong si Pablo at pinasamahan sa inyo ang binatilyong ito, sapagkat may sasabihin daw siya sa inyo." Hinawakan ng pinuno sa kamay ang binatilyo. Dinala sa isang tabi at tinanong, "Ano ba ang sasabihin mo sa akin?" Sumagot siya, "Pinagkasundoan po ng mga Hudyo na hilingin sa inyo na iharap si Pablo sa kapulungan bukas. At kunwari, sisiyasatin nila siya ng mas mabuti. Ngunit huwag po kayong maniniwala. Tatambangan po siya ng mahigit sa 40 lalaki na nanumpang hindi kakain o iinom hanggat hindi nila napapatay si Pablo. Handang-handa na po sila ngayon at pasya na lamang ninyo ang hinihintay." "Huwag mong sasabihin kaninuman na ipinalam mo ito sa akin," sabi ng pinuno ng mga sundalo at pinauwi niya ang binatilyo. Ang pinuno ay tumawag ng dalawang kapitan at sinabi sa mga ito, "Maghanda kayo ng 200 sundalo at 70 kawal na nakakabayo at 200 kawal na may sibat upang magtungo sa Cesarea ngayong alas 9 ng gabi. Maghanda rin kayo ng mga kabayong sasakyan ni Pablo at ihatid ninyo siya kay Gobernador Felix. Ingatan ninyo siyang mabuti." At sumulat siya ng ganito sa kagalang-galang na Gobernador Felix, "Maligayang bati mula kay Claudio Lysias. Ang lalaking ito ay hinuli ng mga Hudyo at papatayin na sana. Nalaman kong siya ay isang mamamayang Romano, kaya't nagsama ako ng mga kawal at iniligtas siya. Sa hangad kong malaman kung ano ang sakda laban sa kanya, pinaharap ko siya sa kapulungan. Nalaman kong ang paratang sa kanya ay tungkol sa ilang usaping may kinalaman sa kanilang kautusan at hindi sapat na dahilan upang siya'y ipapatay o ipabilanggo. At nang malaman kong siya'y pinagtatangka ang patayin ng mga Hudyo, agad ko siyang ipinadala sa inyo. Sinabi ko sa mga taong nagsasakdal na sa inyo sila magharap ng reklamo laban sa kanya." Sinunod nga ng mga kawal ang utos sa kanila. Kinagabihay kinuha nila si Pablo at dinala sa Antipatris. Kinabukasan, nagbalik na sa himpilan ang mga kawal at hinayaan ang mga sundalong nakakabayo na magpatuloy sa paglalakbay kasama si Pablo. Pagdating sa Cesarea, iniharap nila si Pablo sa gobernador at ibinigay ang sulat na dala nila. Pagkabasa sa sulat, tinanong ng gobernador si Pablo kung saan lalawigan siya nagmula, at nang malamang siya'y taga-Silisya, kanyang sinabi, "Diringgin ko ang kaso mo pagdating ng mga nagsasakdal sa iyo." At pinabantayan niya si Pablo sa palasyo ng gobernador. Makalipas ang 5 araw, dumating sa Cesarea ang pinakapunong pari na si Ananias, kasama ang ilang pinuno ng bayan at si Tertulo na isang abogado. Iniharap nila sa gobernador ang kanilang reklamo laban kay Pablo. At nang maiharap si Pablo, sinimulan ni Tertulo ang pagsalaysay ng mga parapang kay Pablo. Sinabi niya, "Kagalang-galang na Gobernador Felix, utang namin sa inyong mahusay na pamumuno ang kapayapaang matagal na naming tinatamasa, gayon din ang mga pagbabago para sa ikauunlad ng aming bansa. Ito'y kinikilala naming utang na loob at lubos namin kayong pinasasalamatan saan man at magpakailanman. Ngunit upang kayo ay huwag ng labis na maabala, mangyari lamang na kami pakinggan ninyong sandali. Natuklasan namin ang taong ito'y nanggugulo. Ginugulo niya ang mga Hudyo saan man siya magpunta, at siya'y isang pasimuno ng sekta ng mga Nazareno. Pati ang templo namin ay tinangka niyang lapastanganin. Kaya hinuli namin siya. Hahatulan sana namin siya ayon sa aming kautusan. Ngunit dumating si Lysias na pinuno ng mga sundalo, at marahas siyang inagaw sa amin. Ang sabi niya ay sa inyo namin isakdal ang taong ito. Sa pagsisiyasat ninyo sa kanya, malalaman ninyo ang lahat ng paratang namin laban sa kanya." Nakiisa ang mga Hudyo kay Tertulo at pinatotohanan ang lahat ng sinabi niya. Si Pablo ay sinenyasan ng gobernador upang magsalita, kaya't sinabi niya, "Kagalang-galang na gobernador, nalalaman kong kayo'y matagal ng hukom sa bansang ito. Kaya't ikinagagalak kong ipagtanggol ang aking sarili sa harap ninyo. Wala pang 12 araw mula nang ako'y dumating sa Jerusalem upang sumamba. Matitiyak ninyo iyan kung kayo'y magsisiyasa. Minsan man, ay hindi nila ako nakitang nakikipagtalo kanino man sa loob ng templo o gumagawa ng gulo sa sinagoga o sa alinmang lugar sa lungsod. Wala silang maihaharap na katibayan sa kanilang mga paratang
laban sa akin. Inaamin kong ang pagsamba ko sa Diyos ng aming mga ninuno ay ayon sa daan na sinasabi nilang maling pananampalataya. Subalit, naniniwala rin ako sa lahat ng nasusulat sa kautusan at sa mga aklat ng mga propeta. Tulad nila, umaasa rin akong muling bubuhayin ng Diyos ang lahat ng tao, matuwid man o di matuwid. Kaya't pinagsisikapan kong laging maging malinis ang aking budhi sa harap ng Diyos at ng tao. Ilang taon akong nawala sa Jerusalem at nagbalik ako upang maghatid ng tulong sa mga kababayan ko at maghandog sa Diyos. Natapos ko nang tuparin ang paglilinis ayon sa kautusan at nag-aalay ako ng aking handog nang datnan nila ako sa templo. Walang maraming tao roon at wala namang gulo. Ang naroon ay ilang Hudyong galing sa Asya. Sila sana ang naparito upang magharap ng sakdal kung sila'y may nakitang anumang dapat iparatang laban sa akin. O kaya naman, magsabi ang mga taong naririto kung ano ang pagkakasalang nagawa ko nang ako'y iharap sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyong. Gayunpaman, totoong isinigaw ko ito sa harap nila. Dahil sa pag-asa kong muling mabubuhay ang mga patay, ako'y nililitis sa harapan ninyo ngayon. Si Felix ay may sapat na kaalaman tungkol sa daan, kaya't ipinagpaliban muna niya ang paglilitis. Sinabi niya, "Hahatulan ko ang iyong kaso pagdating ng pinunong si Lysias." Pagkatapos, iniutos niya sa kapitan na pabantayan si Pablo. Subalit, huwag hihigpitan kundi hayaang dalawin ng kanyang mga kaibigan upang mabigyan siya ng kanyang mga pangangailangan. Makaraan ang ilang araw, dumating si Felix kasama ang asawa niyang si Drusilla na isang Hudyo. Ipinatawag niya si Pablo at pinakinggan ang sinasabi nito tungkol sa pananalig kay Kristo. Ngunit nang magpatuloy si Pablo ng pagsasalita tungkol sa pagiging matuwid, pagtipigil sa sarili at sa darating na paghuhukom, natakot si Felix. Kaya't sinabi niya, "Makakalis ka na. Ipapatawag kitang muli kapag may panahon na ako." Malimit niyang ipatawag at kausapin si Pablo sa pag-asang susuhulan siya nito. Makaraan ang dalawang taon, si Felix ay napalitan ni Porcio Festo. Sa hangad ni Felix, nabigyang lugod ang mga Hudyo. Hinayaan niyang manatili sa bilangguan si Pablo. Dumating si Festo sa lalawigang pangangasiwaan niya at pagkaraan ng tatlong araw, pumunta siya sa Jerusalem mula sa Caesarea. Lumapit sa kanya ang mga punong pari at ang mga pinuno ng mga Hudyo at itinulog ang kanilang reklamo laban kay Pablo dahil may balak silang tambangan at patayin si Pablo. Nagmakaawa sila sa gobernador na ipatawag ito sa Jerusalem. Sumagot si Festo, "Si Pablo'y nakabilanggo sa Caesarea at babalik ako roon sa madaling panahon. Pasamahin ninyo sa akin ang inyong mga pinuno. Kung totoong may kasalanan siya, sa kaninyo siya isakdal." Nagpalipas pa si Festo ng 8 o 10 araw sa Jerusalem, saka bumalik sa Caesarea. Kinabukasan, umupo siya sa hukuman at nag-utos na iharap sa kanya si Pablo. Pagdating ni Pablo, pinaligiran siya ng mga Hudyong galing sa Jerusalem. Nagharap sila ng maraming mabibigat na paratang laban sa kanya. Ngunit, hindi nila napatunayan ang mga iyon. Sinabi ni Pablo bilang pagtatanggol sa sarili, "Wala akong ginawang laban sa kautusan ng mga Hudyo, nilaban sa templo o sa emperador." Nais ni Festo na pagbigyan ang mga Hudyo, kaya tinanong niya si Pablo, "Nais mo bang pumunta sa Jerusalem upang doon kita litisin?" Sumagot si Pablo, "Naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala akong nagawang pagkakasala sa mga Hudyo. At iyan ay nalalaman ninyo. Kung ako ay lumabag sa batas o nakagawa ng anumang bagay na dahil dito'y dapat akong parusahan ng kamatayan, hindi ako tututol. Ngunit kung walang katotohanan ng mga paratang nila sa akin, hindi ako dapat ibigay sa kanila. Sa emperador ako dudulog." Sumangguni si Festo sa kanyang mga tagapayo at pagkatapos ay sinabi, "Yamang sa emperador mo gustong dumulog, sa emperador ka pupunta." Makalipas ang ilang araw, dumating sa Caesarea si Haring Agripa at si Bernice upang bumati kay Festo.
Nang matagal-tagal na sila roon, isinalaysay ni Festo sa hari ang tungkol kay Pablo. Sinabi ni Festo kay Haring Agripa, si Felix ay may iniwan ditong isang bilanggo. Nang ako'y nasa Jerusalem, inireklamo ito sa akin ng mga punong pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo at hininging parusahan siya. Sinagot ko silang hindi kaugali ang Romano ang magparusa sa sinumang inireklamo hanggat hindi niya nakakaharap ang mga nagsasakal sa kanya at naipagtatanggol ang kanyang sarili laban sa paratang. Kaya't nang dumating sila rito, hindi na ako nag-aksaya ng panahon. Kinabukasan din, ipinatawag ko siya sa hukuman. Nang tumayo ang mga nagsasakdal, hindi nila siya pinaratangan ng anumang mabigat na pagkakasala na inaakala kong ipaparatang nila. Ang pinagtatalunan nila ay tungkol sa kanilang reliyon at sa isang tao na ang pangalay Jesus na patay na. Ngunit iginigiit ni Pablo na buhay. Hindi ko alam kung paano sisiyasatin ang bagay na ito. Kaya tinanong ko si Pablo kung nais niyang sa Jerusalem siya litisin. Ngunit tumutol siya at hiniling na ipaubaya sa emperador ang pagpapasya sa kanyang kaso. Dahil dito, pinabantayan ko siya upang ipadala sa emperador. Sinabi ni Agripa kay Festo, gusto kong mapakinggan ang taong iyan. Mapapakinggan mo siya bukas. Tugon naman ni Festo. Kinabukasan, dumating sina Agripa at Bernice kasama ang matataas na punong kawal at ang mga tanyag na tao sa lungsod. Buong karanyaan silang pumasok sa bulwagan ng hukuman at iniutos ni Festo na si Pablo'y iharap sa kanila. Sinabi ni Festo, Haring Agripa at lahat ng naririto, narito po ang lalaking isinakdal sa akin ng mga Hudyo rito at sa Jerusalem. Ipinagsisigawan nilang hindi siya dapat mabuhay, ngunit sa pagsisiyasat ko'y wala akong makitang dahilan upang parusahan siya ng kamatayan. Dahil nais niyang dumulog sa emperador, ipinasya kong ipadala siya roon. Subalit, wala akong tiyak na maisulat sa emperador tungkol sa taong ito. Kaya iniharap ko siya sa inyo, lalong-lalong sa iyo, Haring Agripa, upang may maisulat ako pagkatapos na siya'y masiyasat natin. Sa palagay ko'y hindi nararapat ipadala sa emperador ang isang bilanggo nang hindi inilalahad ang mga reklamo laban sa kanya. Sinabi ni Agripa kay Pablo, maaari ka nang magsalita para sa iyong sarili. Iniunat ni Pablo ang kanyang kamay at nagsalita bilang pagtatanggol sa sarili. Haring Agripa, itinuturing kong mapalad ako at sa harapan ninyo ako magtatanggol ng aking sarili laban sa lahat ng mga paratang ng mga Hudyo sapagkat lubos ninyong nababatid ang mga kaugalian at pagtatalo ng mga Hudyo. Kaya't hinihiling ko pong pagtiyagaan ninyo akong pakinggan. Alam ng lahat ng Hudyo kung paano ako namuhay mula pa sa aking kamusmusan, sa aking sariling bayan at sa Jerusalem. Matagal na nilang alam at sila na ang makakapagpatotoo kung kanilang gugustuhin na ako'y namuhay bilang kaanib ng pinakamahigpit na sekta ng aming relihiyon, ang sekta ng mga Pariseo. At ngayon, nililitis ako dahil sa aking pag-asa sa pangako ng Diyos sa aming mga ninuno. Ang pangako ring iyan ang inaasahan ng aming 12 lipi, kaya't sila'y taimtim na sumasamba sa Diyos gabit-araw. At dahil sa pag-asa ring ito, Haring Agripa, ako'y pinaparatangan ng mga Hudyo. Bakit hindi mapaniwalaan ng mga naririto na maaaring muling buhayin ng Diyos ang mga patay? Akala ko rin noong unay, dapat kong gawin ang lahat ng aking magagawa laban sa pangalan ni Jesus na taga-Nazaret. At ganoon nga ang ginawa ko sa Jerusalem. Maraming Kristiyano ang aking ipinabilanggo batay sa kapangyarihang ibinigay sa akin ng mga punong pari ng mga Hudyo. Isa rin ako sa mga humatol ng kamatayan sa kanila. Pinarusahan ko sila sa lahat ng mga sinagoga upang piliting kalikuran ang kanilang pananampalataya. Sa tindi ng puot ko'y inusig ko sila kahit sa mga lungsod sa ibang bansa. Iyan ang layunin nang pagpunta ko sa Damasco, taglay ang kapangyarihan at mahintulot ng mga punong pari ng katanghali ang tapat habang kami naglalakbay
nakita ko, Haring Agripa, ang isang nakakasilaw na liwanag mula sa langit. Ito'y maliwanag pa kaysa sa araw. Totoong nakakasilaw ang liwanag sa paligid naming magkakasama. Kaming lahat ay natumpa sa lupa. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi sa akin sa wikang Hebreo, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? Sinasaktan mo ang iyong sarili sa ginagawa mong iyan. Para mong sinisipa ang matulis na bagay. At itinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na iyong iniusig. Tumayo ka, nagpakita ako sa iyo upang italaga ka bilang aking lingkod at magpatotoo tungkol sa mga nakita mo ngayon at sa mga ipapakita ko pa sa iyo. Ililigtas kita mula sa mga kababayan mong Hudyo at gayon din sa mga Hintil kung saan kita isusugo. Imumulat mo ang kanilang mga mata. Ibabalik sila sa kaliwanagan mula sa kadiliman. Ililigtas sila sa kapangyarihan ni Satanas at ibabalik sa Diyos. At sa pamamagitan ng pananampalataya nila sa akin, sila'y patatawarin sa kanilang mga kasalanan at mabibigyan ng lugar kasama ng mga taong ginawang banal ng Diyos. Dahil dito, Haring Agripa, hindi po ako sumuway sa pangitain mula sa langit. Nangaral ako, una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at sa buong lupain ng Hudeya, at gayon din sa mga hindi. Ipinangaral kong dapat silang magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan, lumapit sa Diyos, at ipakita ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Dahil dito'y hinuli ako ng mga Hudyo habang ako'y nasa templo at pinagtangkaang patayin. Ngunit hanggang ngayon, tinutulungan ako ng Diyos. Kaya't nakatayo ako ngayon dito at nagpapatotoo tungkol sa Kanya sa lahat ng tao, hamak man o dakila. Wala akong itinuturo, kundi ang mga sinabi ng mga propeta at ni Moises na ang Kristo ay kailangang magdusa at siya ang unang mabuhay na muli upang magpahayag ng liwanag sa mga Hudyo at sa mga Hintil. Habang nagsasalita pa si Pablo, malakas na sinabi ni Festo, napabaliw ka na, Pablo! Sa sobrang pag-aaral mo'y nasira na ang iyong ulo. Ngunit sumagot si Pablo, hindi ako nababaliw kagalang-galang na Festo. Ang sinasabi ko'y mga salita ng katinuan at pawang katotohanan. Nalalaman po ninyo, Haring Agripa, ang tungkol sa mga bagay na ito. Kaya malakas ang loob kong magsalita sa inyong harapan. Tiyak na hindi lingid sa inyo ang mga ito, sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Haring Agripa, naniniwala ba kayo sa mga propeta? Alam kong naniniwala kayo. Sinabi ni Agripa kay Pablo, sa palagay mo ba'y maihikayat mo akong maging Kristiyano sa loob na maikling panahon? Sumagot si Pablo, maging sa maikli o sa mahabang panahon, loobin nawa ng Diyos na hindi lamang kayo, kundi ang lahat ng nakakarinig sa akin ngayon ay maging kagaya ko. Maliban sa mga tanika lang ito, pagkatapos, tumayo ang hari, ang gobernador, si Bernice, at lahat ng kasama nila. Lumabas sila at nag-usap-usap. Ang taong ito'y walang ginawang anumang nararapat sa hatol na kamatayan o pagkabilanggo. At sinabi pa ni Agripa kay Festo, kung hindi lamang niya hiniling na dumulog sa emperador, maaari na sana siyang palayain. Nang mapagpasyahang dapat kaming maglayag papuntang Italia, si Pablo at ang ilang pangbilanggo ay ipinailalim sa pamamahala ni Julio, isang kapitan ng hukbong Romano na tinatawag na Batalyon ng Emperador. Sumakay kami sa isang barkong galing sa Adramisyo papunta sa lalawigan ng Asya at naglakbay kami kasama si Aristarco na isang taga-Macedonia na nagmula sa Thessalonica. Kinabukasan, dumaon kami sa Sidon. Mabuti ang pakikitungo ni Julio kay Pablo. Pinahintulutan niya itong makadalaw sa kanyang mga kaibigan upang matulungan siya sa kanyang mga pangangailangan. Mula roon ay naglakbay kaming muli. At dahil sa pasalamat ang hangin, kami na may bay sa gawing silangan ng Cyprus upang kumubli. Dumaan kami sa tapat ng Cilicia at Pamphylia. At kami dumating sa Myra, isang lungsod ng Lycia. Ang kapitan ng mga sundalo ay nakakita roon ng isang barkong mula sa Alejandria, papuntang Italia, at inilipat niya kami roon. Mabagal ang aming paglalakbay. Tumagal ito ng maraming araw. At nahirapan kami bago nakarating sa tapat ng Sinido.
Buhat dito'y hindi namin matawid ang kalawakan ng dagat sapagkat kasalungat kami sa hangin. Kaya't nagpunta kami sa panig ng Kreta na kubli sa hangin sa tapat ng Salmone. Nahirapan kaming namaybay sa tabi hanggang sa marating namin ang tuok na tinatawag na mabuting daungan na malapit sa bayan ng Laseya. Mahabang panahon na kaming naglalakbay. Mapanganib na ang magpatuloy dahil nakaraan na ang araw ng pag-aayuno. Kaya't pinayuhan sila ni Pablo. Sabi niya, "Mga Ginoo, sa tingin ko'y mapanganib na ang maglakbay mula ngayon at mapipinsala ang mga kargamento at ang barko at mga nganib pati ang buhay natin." Ngunit, higit na pinahalagahan ng kapitan ng mga sundalo ang salita ng may-ari at kapitan ng barko kaysa sa payo ni Pablo. Dahil hindi mabuting tigilan ang daungang iyon kung panahon ng taglamig, minabuti ng nakararami na magpatuloy sila sa kanilang paglalakbay sa pag-asang makarating sila sa Phoenix at doon magpalipas ng taglamig. Ito'y isang daungan sa Kreta na nakaharap sa Hilagang Kanluran at Timog Kanluran. Umihit ng marahan ang hangin buhat sa timog, kaya't tinakala nilang maaari na silang umalis. Isinampan nila ang angkla at sila'y namaybay sa Kreta. Ngunit di nagtagal, bumugso mula sa tulo ang isang malakas na hangin na tinatawag na Hangin Hilagang Silangan. Hinampas nito ang barko at dahil hindi kami makasalungat, nagpatangay na lamang kami sa hangin. Nang makakubli kami sa isang maliit na pulo na tinatawag na kauda, na isampan namin ang bangka ng barko. Ngunit nahirapan kami bago nagawa iyon. Nang maisampan na ito, pinalian nila ng malalaking lubid ang barko. Ngunit natakot silang sumagsad sa buhangin ng sirte, kaya ibinaba nila ang layag at kami nagpaanod na lamang. Patuloy na lumakas ang bagyo. Kaya't kinabukas ay sinimula nilang itapon sa dagat ang mga kargamento. At nang sumunod na araw, itinapon din nila ang mga kagamitan ng barko. Matagal naming dinakita ang araw at ang mga bituin. At hindi rin humuupa ang napakalakas na bagyo. Kaya't nawalan na kami ng pag-asang makakaligtas pa. Dahil matagal nang hindi kumakain ang mga nasa barko. Tumayo si Pablo at nagsalita, "Mga kasama, kung nakinig lamang kayo sa akin at di tayo umalis sa Kreta, hindi sana natin inabot ang ganitong pinsala. Ito ngayon ang payo ko. Lakasan ninyo ang inyong loob, sapagkat walang mamamatay isa man sa inyo. Kaya nga lamang, mawawasak ang barko. Nagpakita sa akin kagabi ang isang anghel ng Diyos, ang Diyos na nagmamay-ari sa akin at siya kong pinaglilingkuran. Sinabi niya sa akin, 'Huwag kang matakot, Pablo. Dapat kang humarap sa emperador. Alang-alang sa iyo'y ililigtas ng Diyos ang lahat ng mga kasama mong naglalakbay. Kaya, tibayan ninyo ang inyong loob, mga kasama. Nananalig ako sa Diyos na mangyayari ang lahat ayon sa sinabi niya sa akin. Kaya lamang, mapapadpad tayo sa isang pulo.'" Ikalabing apat na gabi na noon na kami napadpad sa gitna ng dagat Mediteraneo. Nang mag-ahating gabi na, napuna ng mga mandaragat na nalalapit na kami sa pampang. Gamit ang isang panaling may pabigat sa dulo, sinukat nila ang lalim ng tubig at nakitang may 40 meters ito. Pagsulong pa nila ng bahagya ay muli nilang sinukat at nakitang may 30 meters na naman. Sa takot na sumadsad kami sa batuhan, inihulog nila ang apat na angkla sa hulihan ng barko at ipinanalangin mag-umaganasan. Tinangka ng mga mandaragat na tumakas mula sa barko, kaya't ibinaba nila sa tubig ang bangka at kunwari maghuhulog ng angkla sa unahan ng barko. Ngunit sinabi ni Pablo sa kapitan at sa mga sundal, "Kapag hindi na natili sa barko ang mga taong iyan, hindi kayo makakaligtas." Kaya nilagot ng mga kawal ang lubid ng bangka at hinayaan itong mahulog. Nang mag-uumaga na, silang lahat ay hinimok ni Pablo upang kumain. "Labing apat na araw na ngayon kayo'y hindi kumakain dahil sa pagkabalisa at paghihintay." "Kumain na kayo. Kailangan ninyo ito upang kayo'y makaligtas. Hindi mapapahamak ang sinuman sa inyo." At pagkasabi nito,
Kumuha siya ng tinapay. At sa harapan ng lahat ay nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso ang tinapay at kumain. Lumakas ang loob ng lahat at sila'y kumain din. Kaming lahat ay 276 na katao. Nang mabusog sila, itinapon nila sa dagat ang kargang trigo upang gumaan ang barko. Nang magkumaga na, nakatanaw sila ng lupa, ngunit hindi nila alam kung anong lugar iyon. Napansin nila ang isang luok na may dalampasigan at binalak nilang igawin doon ang barko kung maaari. Kaya't pinutol nila ang tali ng mga angkla at iniwanan ang mga ito sa dagat. Kinalag din nila ang mga tali ng timon at itinaas ang layag sa ulahan upang ang barko'y itulak ng hangin papunta sa dalampasigan. Ngunit nasadsad ang barko sa parting mababaw. Bumaon ang unahan ng barko, kaya hindi makaalis. Samantala, ang hulihan naman ay nawasak dahil sa kahahampas ng malalakas na alon, binalak ng mga kawal na patayin ang mga bilanggo upang walang makalangoy at makatakas. Subalit, nais ng kapitan ng mga kawal na iligtas si Pablo, kaya pinagpawalan nito ang mga kawal. Sa halip, pinatalon niya sa tubig ang lahat ng marunong lumangoy upang makarating sa pampang. Ang iba'y inutusan niyang sumunod na nakahawak sa mga tabla o piraso ng barko. At sa gayon, kaming lahat ay nakarating sa dalampasigan. Nang makaligtas na kami, nalaman naming ang pulong iyon ay tinatawag na Malta. Napakabuti nang ipinakita sa amin ng mga taga-roon. Sapagkat nang bumagsak ang ulan at naging maghilaw, nagsiga sila at inasikaso kami mabuti. Si Pablo namay namulot ng kahoy at nang mailagay ang mga iyon sa siga. Mula roon, lumabas ang isang ahas dahil sa init. Tinuklaw nito ang kamay ni Pablo. Nang makita ng mga taga-roon ang ahas na nakabitin sa kamay ni Pablo, nasabi nila sa isa't isa, "Iyak na mamamatay tao ang taong iyan. Nakaligtas nga siya sa dagat, ngunit hindi naman ipinahintulot na katarungan na siya'y mabuhay pa." Subalit, ipinagpaglamang ni Pablo sa apoy ang ahas at hindi siya naano. Hinintay nilang mamaga si Pablo o kaya'y biglang mabuwal at mamatay. Nang matagal na silang naghihintay at wala namang masamang nangyayari sa kanya, nagbago sila ng palagay. Siya'y isang Diyos! Sabi nila, ang pinuno sa pulong iyon ay isang nagngangalang Publio at malapit sa lugar na iyon ang kanyang lupain. Malugod niya kaming pinatuloy sa loob ng 3 araw. Ang ama ni Publio ay nagkataong nakaratay noon dahil sa lagnat at disenterya, kaya't ito'y dinalaw ni Pablo. Pagkatapos manalangin, ipinatong ni Pablo ang kanyang kamay sa may sakit at ito'y gumaling. Dahil sa nangyaring ito, nagdatingan ang mga taga-roong may karamdaman at sila'y pinagaling din ni Pablo. Binigyan nila kami ng maraming regalo at nang paalis na kami, ay binigyan pa nila kami ng aming mga kailangan sa paglalakbay. 3 buwan ang nagdaan bago kami nakaalis doon. Sakay ng isang barkong nagpalipas din ng taglamig sa pulo. Kambal na Diyos ang pangalan ng barkong ito na nagmula sa Alejandria. Dumaong kami sa Siracusa at tumigil doon ng 3 araw. Nagpatuloy kami ng paglalakbay at dumating sa Reheo. Kinabukas ay umihip ang hangin mula sa timog at nakarating kami sa Putyoli sa loob lamang ng 2 araw. May natagpuan kami roong mga kapatid at inanyayahan nila kaming tumigil doon ng 1 linggo. Mula roon, ipinagpatuloy namin ang huling bahagi ng aming paglalakbay hanggang makarating kami sa Roma. Nabalitaan ng mga kapatid sa Roma ang tungkol sa amin, kaya pumunta sila sa liwasang Apio at sa 3 bahay panuluyan upang kami salubungin. Nang makita sila ni Pablo, nagpasalamat siya sa Diyos at lumakas ang kanyang loob. Pagdating namin sa Roma, si Pablo'y pinahintulutang manirahan sa isang bahay kasama ang isang kawal na magbabantay sa kanya. Makaraan ang 3 araw, inanyayahan ni Pablo sa isang pulong ang mga pangunahing Hudyo sa lungsod. Nang magtipon na sila, sinabi niya, "Mga kapatid, kahit na ako'y walang ginawa laban sa ating bansa o sa mga kaugalian ng ating mga ninuno,
hinuli ako sa Jerusalem at isinakdal sa pamahalaang Romano. Matapos akong litisin, ako sana'y palalayain na sapagkat wala naman akong ginawang dapat parusahan ng kamatayan. Ngunit tumutol ang mga Hudyo, kaya't napilitan akong dumulog sa emperador. Gayunman, wala akong paratang laban sa aking mga kababayan. Nakagapos ako sa tanikalang ito dahil kay Jesus na siyang pag-asa ng Israel. Iyan ang dahilan kung bakit hiniling kong makausap kayo. Sagot nila, wala kaming natatanggap na sulat buhat sa Hudea tungkol sa iyo. At sa kababayan man nating naparito ay walang nagbabalita o nagsasalita ng anuman laban sa iyo. Gayunman, nais naming mapakinggan kung ano ang masasabi mo. Sapagkat alam naming kahit saan ay marami ang sinasabi ng mga tao laban sa sektang ito. Kaya't nagtakda sila ng araw. Maraming ang pumunta sa tinitirhan ni Pablo. Pagsapit ng araw na iyon, maghapon siyang nagpaliwanag sa kanila at nagpatotoo tungkol sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan ni Moises at ng mga sinulat ng mga propeta. Sinikap niyang hikayatin sila tungkol kay Jesus. May naniwala at mayroon din namang hindi naniwala sa kanyang sinabi. Kaya nang hindi sila magkaisa, sila'y umalis matapos sabihin ni Pablo ang ganitong pangungusap. Tama ang sinabi ng Espiritu Santo sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ni Propeta Isaias. Pumunta ka sa mga taong ito at sabihin mo sa kanila, makikinig kayo ng makikinig. Ngunit, hindi kayo makakaunawa at titingin kayo ng titingin. Ngunit, hindi kayo makakakita. Sapagkat naging mapurol ang isip ng mga taong ito, tinakpan ang kanilang mga tainga at ipinikit nila ang kanilang mga mata. Kung hindi, makakakita sana ang kanilang mga mata, makakarinig ang kanilang mga tainga at makakaunawa ang kanilang mga pag-iisip at magbabalik loob sila sa akin. At sila'y aking pagagalingin, sabi ng Panginoon. Idinagdag pa ni Pablo, sinasabi ko sa inyo, ipinahayag na sa mga hintil ang kaligtasang ito na mula sa Diyos, at diringgin nila ito. Matapos niyang sabihin ito, ang mga Hudyo'y umalis at mahigpit na nagtalo-talo. Nanirahan si Pablo sa Roma ng 2 taon sa bahay na kanyang inupahan at tinanggap niya ang lahat ng pumupunta sa kanya. Siya'y buong tapang at malayang nangaral tungkol sa kaharian ng Diyos at sa Panginoong Jesucristo. Doctor. Go in peace. Grace and peace to you, Captain.